Mga idol, sa pag-ingay nga pong muli ng trade ni Kevin Durant, ay limang kupo na nga po agad ang nagsisimula na namang makipag-agawan sa pagkuha sa kanya. Yan nga ang ating unang storya at unang balita na pag-uusapan ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang kumpirmado na nga pong kasali sa lineup ng Gilas Pilipinas, sina Jordan Clarkson at Kai Soto, at ang balitang papalitan nga daw po ni Anthony Davis si LeBron James. Kaya tara mga idol, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Kung inyo nga pong napansin, matapos lamang nga pong panindigan ni Kevin Durant ang kanyang naging trade request sa Brooklyn Nets, ay sari-sari na naman nga pong mga balitang trade ang nagsilabasan ngayon. Sa katunayan, marami na naman nga pong mga teams ang nagkaka-interes sa pagkuha sa kanya. Ayon pa nga po sa indanabas na balita, meron nga pong 5 kupunan ngayon ang nagbigay ng trade offer sa Brooklyn Nets para lamang makuha nila si Kevin Durant. At sila nga po mga idol ay ang kinabibilangan ng mga teams ng Boston Celtics, Toronto Raptors, Miami Heat, New Orleans Pelicans at ang Portland Trail Blazers. Yes mga idol, tama nga po ninyong narinig, silang 5 nga po ang nagpapaunahan ngayon sa karera sa pagkuha kay Kevin Durant. Ngunit sa kanilang 5 nga po ay isang team lamang ang makakakuha sa kanya mula sa Brooklyn Nets. At as of now nga ay Boston Celtics nga po ang nangunguna at pinakapaborito dito, gayong sila nga po ang nag-iisang team na merong pinakamagandang trade assets at trade offer na gustong makuha ng Nets kapalit si Kevin Durant sa isang trade ngayong off-season. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang parehong nasa Gilas Pilipinas nga po lineup si Kai Soto at Jordan Clarkson. Ayun nga po mga idol, sa inanunsyo ng SBP, kinumpirma na nga po nila ngayong araw na maglalaro na nga po ang ating kababayan na si Kai Soto sa Gilas Pilipinas sa kanilang pagsapak sa darating na fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa madaling salita, makakasama na nga po niya dito ang ating ring kababayan si Jordan Clarkson na inaasahang maglalaro rin sa Gilas Pilipinas bilang isang naturalized player. Bale, eto na rin naman nga po ang huling pagkakataon ni Kai Soto at Jordan Clarkson na makapaglaro sa Gilas ngayong taon. Gayong sigurado nga po na hindi na sila makakasama pa sa 5th at 6th window ng FIBA World Cup na mangyayari sa darating na Nobyembre at Pebrero next year. Lalo pat magiging busy na nga po sila sa kanilang mga kupunan na Adelaide 36ers at Utah Jazz. Bukod rin naman nga po kay Kai Soto at Clarkson, ay sigurado rin naman nga po maglalaro sa Gilas Pilipinas sina Dwight Ramos, Ray Parks Jr., Kiefer Ravena at Thirdy Ravena, Carl Tamayo, Francis Lopez at si Kevin Kiambao. Sa ngayon nga ay hindi pa naman inilalabas ng SBP ang bagong official lineup ng Gilas, gayong hinihintay pa rin naman nga po nila na matapos ang semifinals ng PBA Philippine Cup. Samantala, lumiko naman tayo sa ating huling story na pag-uusapan ngayon sa balitang papalitan nga daw po si LeBron James ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga idol, sa iniulat ng NBA insider na si Chris Haynes ng Yahoo Sports, nagkaroon nga daw po ng meeting sina LeBron, Rob Pelinka at ang kanilang bagong head coach na si Darvin Ham. At dito nga po ay pinag-usapan ng kanilang team ang mga gagamitin nilang bagong estratehiya sa darating nilang kampanya. At isa na nga po dito ay ang naibalitang paggamit nila kay Anthony Davis bilang kanilang bagong point of offense. Bali, nagkasundo nga daw po ang kanilang team na kukunin na ni Anthony Davis ang role ni LeBron James sa kanilang opensa. Kung inyo nga po matatandaan, si LeBron nga mga idol, dati ang nagdadala at nagsisimula ng opensa ng Lakers noon. Ngunit dahil nga po gusto nilang gumawa ng pagbabago sa kanilang kupunan, ngayong offseason ay mas pinili na lamang nga po nilang bigyan si Anthony Davis ng mas maraming trabaho sa loob ng court upang sa ganun ay maipakita at maibalik nito sa dati ang kanyang tunay na laruan. So that's it for today's first video mga idol dito sa akin channel na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your
J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa liga. I-follow nyo na rin, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayo mga ina-upload na mga NBA updates doon. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.